Ang Bulkang Taal ay isa sa mga kilalang bulkan sa Pilipinas. Matatagpuan ito sa lalawigan ng Batangas at kilala sa kanyang natatanging anyo at makulay na kasaysayan. Libo-libong mga tao ang dumarayo dito. Masilayan lamang ang ganda nito. Ngunit sa kabila ng kanyang magandang kaanyuan, itinuturing ang Bulkang Taal bilang isa sa pinakamapanganib na bulkan sa bansa dahil sa kanyang masalimuot na kasaysayan ng pag-aalboroto at pagsabog. Kaya sa videong ito ay tatalakayin natin ang pinakamakasaysayang pagsabog ng Bulkang Taal at ang trahedyang naidulot nito. Ang Bulkang Taal ay isa sa mga pinakamaliit na aktibong bulkan sa buong mundo at isa itong kaldera o malalim na crater. Ang kaldera nito ay mayroong lawak na humigit-kumulang 23.8 square kilometers. Ito ay isang magandang tanawin at nakilala ito mula sa kanyang natatanging anyo na may mainit na lawa sa loob ng kanyang kalderang tinatawag na Taal Lake. Nasa mahigit 30 beses na ang naitalang pagsabog ng bulkan sa loob ng 448 na taon. Ang Bulkang Taal ay tinutukoy bilang isang komplikadong bulkan. Ito ay merong hindi lamang isa, kundi maraming mga eruption points na maaaring labasan sa pagsabog na nagbabago sa paglipas ng panahon. Ang mga pagsabog na ito ay nagaganap sa isla ng Bulkang Taal na matatagpuan sa loob ng lawa ng Taal. Sa isla ng Bulkang Taal pa lamang, meron ng 47 mga bukana o crater at 4 na mga mars, mga bukana sa ilalim ng lupa na nabubuo kapag ang mainit na magma ay nagkaroon ng kontak sa malalim na groundwater na nagdudulot ng mararahas na pagsabog ng singaw. Ang iba pang mga vent at eruption points ay nasa ilalim ng lawa ng Taal. Ngayong 2023, nagbabadyang sumabog ang Bulkang Taal. Mataas na level ng volcanic smog ang naitala ngayong Setyembre. Mahigit 3,000 hanggang 4,000 tonelada ng volcanic sulfur dioxide ang naitala rito. Sa nagbabadyang muling pag-atake ng Taal, muli nating balikan ang 5 sa pinakamakasaysayan at pinakadelikadong naitalang pagsabog ng Bulkang Taal. 1965. Noong 28 hanggang 30 ng Setyembre 1965, nagkaroon ng malakas na pagsabog ang Bulkang Taal sa Pilipinas. Ang pagsabog na ito ay itinuturing na isa sa mga malalakas na pagsabog ng bulkan sa kasaysayan nito. Ito'y nagdulot ng malawakang pinsala sa mga kalapit na komunidad, lalo na sa bayan ng Taal at Lemery. Ayon sa FEVOX, nasa 200 ang nasawing buhay noon. Ang pagsabog ay freato magmatic at marahas, kung saan kasama ang pagbagsak ng mga pirasong bato, pag-ulan ng abo na may kapal na 25 sentimetro at asidong ulan. Matapos ang 54 na taon ng katahimikan, mariing sumabog ang Bulkang Taal at naging sanhi ng pagkamatay ng daan-daang mga naninirahan sa Taal Island. Ang pagsabog ay biglaang nangyari nang walang babala, bandang 2 AM, habang ang mga tao ay natutulog pa. Noong oras na iyon, itinatayang may 4,000 residente sa isla. At bagamat nakaligtas ang karamihan sa pamamagitan ng pagtawid sa Taal Lake, ang mga halaman at hayop ay naiwan at naging bato sa ilalim ng ulap ng abo. 1911. Isang nakakagimbal na pagsabog ang nangyari rin noong 27 ng Enero hanggang 10 ng Pebrero. Naganap ang isang phreatic at bayulenteng pagsabog sa bunganga ng bulkan na nagdulot ng pagbagsak at paglabas ng mga pirasong bato at labi mula sa bulkan. Nakapagtala ang FEVOX ng 1,335 na namatay ng insidenteng ito. Mayroon din itong 25 hanggang 80 centimeters na makakapal na abo, asidong ulan, shockwaves at pagguhok at paglubog ng lupa. Sa post-mortem examination ng mga biktimang nasawi, ipinakita na ang dahilan ng pagkamatay dito ay dahil sa nakamamatay na init na usok mula rito o kaya ay dahil sa mainit na putik mula sa bulkan. 1754. Ito na yata ang pinakamatagal na naging pagsabog ng Bulkang Taal dahil ito ay tumagal ng 200 araw noong 1754.
ang pinakamalubha na naitala na pagsabog ng Bulkang Taal mula Mayo 15 hanggang December 12. Ito'y nagdulot ng paglipat ng mga bayan na mga Tanawan, Taal, Lipa at Sala. Ang ilog pansipit ay nabara, nagdulot ng pag-angat ng antas ng tubig sa lawa. Pininsala nito ang apat na magkakalapit na bayan sa lalawigan ng Batangas. Tinakpan ito ng makakapal na 40 pulgadang abo, mga bato mula sa bulkan at tubig. 1572. Ang kauna-unahang naitalang pagsabog ng Bulkang Taal ay nangyari noong 1572 ayon sa mga kasaysayan ng mga Agustinianong prayle na naninirahan sa orihinal na bayan ng Taal, Batangas. Isang pari ang naglarawan ng pagsabog noong 1572 bilang bulkan ng apoy na naglalabas ng napakalaki at makikintab na mga bato na nagdulot ng pinsala sa mga pananim. Sinabi sa artikulong journal na isang pari ang nagpasa na magdaos ng misa upang magbigay panatag sa takot ng mga tao. Noong panahong ito, ang lawa ng Taal, na noon ay kilala bilang lawa ng Bunbun, ay konektado pa sa dagat bilang isang inlet ng Balayan Bay. Ngunit ang koneksyong ito ay nasira matapos ang sunod-sunod na mga pagsabog. 2020. Noong unang bahagi ng Enero 2020, naapektuhan ang higit 736,000 katao sa Calabar Zone or Region 4A, gitnang Luzon or Region 3 at NCR. Ito ay nagresulta sa paglikas ng higit 135,000 katao, pinsala sa mga infrastruktura at kabuhayan, at pagkaabala ng mga mahahalagang serbisong gaya ng supply ng tubig at edukasyon. Sa Talisay, Batangas noong mga alas 2 ng hapon, narinig ang malalakas na tunog ng pagputok mula sa Bulkang Taal. Kasama ng mga volcanic tremor at lindol na nadama sa lokalidad, ay kaakibat rin ang isang pagputok ng abo na umabot ng 1 kilometer ang taas. 39 ang naitalang nasawi dulot ng pagsabog noong 2020. Ang makasaysayang pagsabog ng Bulkang Taal sa mga nakalipas na taon ay nagbibigay diin sa mahigpit na pangangailangan para sa maayos na pagmamanman at paghahanda sa mga aktibong bulkan sa Pilipinas. Ang Bulkang Taal ay paalala na ang mga panganib na dulot ng mga bulkan, ipinapakita nito ang kakayahan ng kalikasan na magdulot ng malawakang pinsala at pag-urong ng kabuhayan sa mga apektadong komunidad. Ang pangunahing aral dito ay ang kahalagahan ng pagtutok sa kaligtasan ng tao, kung saan ang maagap na pag-iibakwasyon at koordinasyon ng mga otoridad ay kritikal. At ang pagpapalaganap ng kaalaman sa mga komunidad ay magbibigay lakas sa mga tao na mas maging handa sa mga potensyal na pagsabog.